Welcome to El Nido Minilok Resorts. Sabay-sabay na pagbati ng mga crew members ng naturang resorts na iyon kay Maria at Locke nang makarating sila sa kanilang pagbabakasyonan. Hindi maalis ang ngiti sa labi ng Maria dahil malaparaiso ang lugar na iyon. Hindi nga bagay ang kanilang suot-suot sa naturang lugar. Dahil suot pa rin nila ang kanilang mga damit mula sa kasal ni Kenji at Kase. Mukhang espesyal na bisita sila ng resort na iyon dahil lahat halos ng crew member doon ay sinalubong sila pagkababa nila sa speedboat na sila pa mismo ang nag-drive patungo roon sa resort na iyon. Pakiramdam niya tuloy para silang bagong kasal. Nauna pa ang honeymoon. Thanks. Nakangiting pasasalamat ni Locke sa mga ito. Salamat po. Pasasalamat niya rin habang panay ang tingin niya sa buong paligid. I'll show you room, sir. Magalang na kinuha ng mga ito ang dalawang malita nila. Baby, ang ganda-ganda dito. Nakakapit siya sa mga braso ni Locke habang sinusundan nila ang dalawang lalaking nagbuhat ng kanilang malita. I'm glad you like it here. Hinalikan nito ang kanyang ulo habang sweet na sweet silang naglalakad. Tanaw-tanaw niya ang kulay asul na dagat at ang kanilang tinatapakan ngayon ay ang malambot at puting-puting buhangin. Isang isla iyon sa Palawan na napakaganda. Ang ganda dito, pero bakit? Walang katao-tao. Parang tayo lang at yung mga empleyado ng resort. Nagtatakang tanong niya kay Locke nang halos mga lahati na sila sa isla. Paano? Napakadaming kubong maliliit sa bandang gilid ng dagat. Parang mga cottage iyon sa may bansang Maldives na nakalutang sa kulay asul na dagat. Ngunit wala pa silang ibang taong nakikita bukod sa mga empleyado ng resorts. I rented the island for you. Ah, kaya pala. Ha? Ano? Nanlaki ang kanyang mata sa sinabi ni Locke at napatingin tuloy ang dalawang empleyado sa kanila. Napangiti lang si Locke at inayos nito ang kanyang buhok na hinahangin sa kanyang mukha. You deserve everything, Maria. Papawi ako sa iyo. Pero Locke, bakit mo naman nirintahan ang buong resort? Napagastos ka patuloy. Anything for you. Don't think about it. Let's just enjoy. Napayakap na lang siya sa bihiwang nito habang patuloy pa rin silang naglalakad. Grabe naman yung pagsulong mo sa akin, baby. Kinikilig na sambit niya. Natawa tuloy ito. Yay, natrumo ako kay Berna. Ayokong may makadisturbo pa sa atin. Napalunok tuloy siya sa sinabi nito. Mag-ano pa tayo? Nahihiyang tanong niya. Napangisi ito sa kanyang tanong. Mag-aano? Bilyong tanong nito sa kanya. Ah, alam mo na yun, baby. Hindi niya mapigilan makaramdam ng pananabik, lalo na't bitin na bitin silang dalawa ni Locke dahil kay Berna. If you let me. Malambing na sagot nito. Lalo itong gumapo habang hinahangin-hangin din ang buhok nito. Idagdag pa ang namumula-mula nitong pisingi. Sunod-sunod na lunok tuloy ang kanyang nagawa. Parang honeymoon pala to. Pero na lang niya kaya natawa ito. Pag-uwi natin, I'll make sure ninang na si Berna. Siya naman ang natawa sa sinabi nito at napayakap siya ng gusto sa bewang ni Locke. Lagot tayo. Iyay. Napangisi nitong sagot bago kinurot ang kanyang ilong.
dinala sila ng 2 crew member sa pinakamagandang cottage sa buong isla. Iyon ang kinuha ni Locke para sa kanilang 2. Nasa gitna ayon ng isla, napapaligiran ng magagandang halaman at mga puting bulaklak na nakalutang sa kulay asul na tubig ng dagat. Mayroon lamang tuloy na daan para makarating sila roon. Wow, ang ganda, sir. Napayakap siya ng mahigpit kay Locke habang masaya rin itong makitang masaya siya. Nang makapasok sila sa loob ng cottage na iyon, mas tumubli ang tuwa niya. Dahil kung maganda at malaparaiso ang labas ng cottage na iyon, masigit ang loob nito. Nagsusumigaw ang kalinisan at karangyaan sa loob ng cottage na iyon. Air condition ang buong kwarto. May malaking kama sa pinakagitna nito. Enjoy your stay, ma'am, sir. Binigyan ni Locke ng 3,000 ang mga ito bilang tip nito sa pagbuhat sa kanilang mga gamit. Tuwang-tuwa naman ang 2 crew at hindi matigil sa pagpapasalamat sa kanilang 2 ni Locke bago umalis ang mga ito. Do you like it here? Tanong ni Locke sa kanyang likuran na makapagsulo na lamang silang 2 sa loob ng cottage. Sobra! Ang ganda-ganda dito. I'm glad you like it. Napalunok siya nang yakapin siya nito habang nakatalikod siya. Ipinulupot nito ang mga kamay sa kanyang bewang at pasimple nitong hinalikan ang gilid ng kanyang leeg. I really missed you, Maria. Bulong nito sa kanyang tinginga habang yakap-yakap siya nito. Napapikit siya sa sarap ng sisasyong hatid ng pagkakayakap nito sa kanya, lalo na ang kiliting hatid ng mainit at first nitong hininga sa kanyang tinga. Na-miss rin kita sobra. Really? Napahigpit ang yakap nito sa kanya. Oo, sobra. Do you think masusundan pa tayo ni Berna? Napangiti tuloy silang pareho sa tanong nito. Siguro hindi na. Sinakay mo kasi ako sa eroplano eh. Tumawa ito habang nakasubsoba rin ito sa kanyang leeg. Nakiliti tuloy siya. Hindi na kita ibabalik. Dito ka lang sa akin. Lagot talaga tayo niyan. Hahalikan sana siya nito nang paharapin siya nito, ngunit sakto naman, may nagdurobel. Sabay silang natawa dahil hanggang dito maistorbo pa rin. I can't, whoever it is. Tumawa tuloy siya. Pinagbuksan nito ng pinto ang isang crew ng island. Hello sir, ready na po. Okay. Give me 10 minutes. Muling sinara ni Locke ang pinto at bumalik ito sa pwesto niya. Baby, change your clothes. Kakain tayo. Okay, baby. Todo ngiti niyang ginaya ang interment nito sa kanya. Sinabayan niya pa iyong ng pinabatang boses. Natuwa naman ito at kinurot ang kanyang pisngi. You're cute. Lalo naman siyang nagpa-cute nang halikan nito ng mabilis na halik ang kanyang labi. Sarap talaga ng kiss mo, baby. Echa pa. Pero niya, kaya mas lalo itong napangiti. Gustong gusto niya kasi sa tuwing umingiti ito, mas lalo itong gumagwapo. Hinalikan siya nito ng 3 beses na mabilis na halik sa kanyang labi at pinaliguan din nito ng halik ang kanyang buong mukha. Labis na siya ang hatid niyon sa kanyang puso. Later, I'll kiss you non-stop. Hinalikan nito muli ang kanyang labi, ngunit isang madiin na halik iyon. Charap! Pero niya muli bago sila nagyakapan.
Nagpalit sila ng kanilang mga damit. Napili niyang isuot ang kanyang simpleng maong shorts at red two-piece bikini. Pinatungan niya lang iyon ng manipis na cover-up. Inilugay niya ang kanyang alon-alon na buhok na bumagi sa kanyang aura. Hindi na niya kailangan ng make-up dahil namumula-mula ang natural niyang lahabi. Lalo na't sinipsip na iyon ni Lo kanina sa eroplano. Napansin niyang gumalaw ang Adam's apple nito nang makita siya nito. Paglabas siya ng restroom, napatitig ito sa kanya, lalo na sa kanyang kasiksihan. Bakit? Napapangiting tanong niya. You're so sexy. Lumapit ito sa kanya habang nakatitig pa rin ito, lalo na sa kanyang malusog na front na mas lalong lumaki na ngayon kumpara sa dating size nito. Iyon nga raw ang malupit na asit niya, sabi sa kanya noon ni Berna. Asos ng bula pa, sir. Kinikilig na sagot niya. Baby, not sir. Sita nito sa kanya. Ay, oo nga pala. Hindi pa ako sanay. Sasanayin kita. Saan? What do you mean saan? Pilyo nitong tanong sa kanya bago nito hapatin ang kanyang bewang. Hihi, sa kama ba? Unti-unti itong napangiti at maya-maya pa. Tumawa na ito bago kinurot ang kanyang magkabilang pisngi. Suggestion ba yan, baby? Nakangiti nitong tanong sa kanya habang kurot-kurot pa rin nito ang magkabilang pisngi niya. Handa naman akong masanay sa kama kahit Bernin pa ako. You waited for me? Seryosong tanong nito sa kanya. Tumango siya. Oo, umaasa pa rin kasi ako na babalikan mo ako. Kaya 5 taon kitang hinintay sa mansyon. Tumahimik ito at pinagkatitigan ang kanyang mga mata. Bakit ba kasi iniwan kita? I'm so stupid. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo. Nakita niyang pumikit ito habang nakadikit ang kanilang mga noo. At hawak nito ang magkabilang pisngi niya. Forgive me, Maria. I was too young to handle the feelings I have for you back then. Hindi ko pa alam kung paano ko kontrolin ang emosyon ko. Unang beses ko kasing mabaliw ng ganon. Sarili kong kapatid, gusto kong bugbugin that day. I don't know what to do. Sa sobrang emosyong nararamdaman ko, natakot ako. I'm so stupid to let you out of my life. She can feel the sincerity in his words. Nung gabing nakita mo kami ni Kinji na nag-aalikan sa kutsi niya, lasing siya noon. Akala niya si Cassie ako. Dumilat ito sa kanyang sinabi. Bumuntong hininga ito at naningkit ang mga mata. Maya-maya pa, may tinawagan na ito. I'll kill him. Bakit? Tanong niya. Ngunit may kinausap na ito sa cellphone nito. Ang hula niya, si Kinji iyon. Huwaida, you told me you kissed Maria that night because you love her. I gotta kill you, asshole. Tumawa lang ang tumawa si Kinji sa kabilang linya. Napakabulit talaga nito. At least, you realize something, bro. Araw ng kasal ko ngayon, kaya patawarin mo na ako. Sarap mo kasing asarin. Yo! Pinatay na nito ang cellphone nito at gusto pa nitong ibato iyon. He told me, you both love each other. Parang batang nagsusumbong ito sa kanya. Sinabi niya yon. Ikwininto nito sa kanya ang buong pangyayari. Why did you kiss her?
Halos hindi na makahinga si Kenji dahil ang kanyang kaliwang braso ay nasa liig nito at naiipit ito sa pader. Malakas siya kaya hindi ito makagalaw. Lalo na mukhang pagod ito galing sa pagbabasketball. Look, I can't breathe. Doon pa lang niya ito binitawan. Galit at punong-puno siya ng emosyon ng araw na iyon. Last night, he saw Kenji and Maria kissing inside Kenji's car. Parang tinurog ng mga ito ang puso niya. He wanted to scream. He wanted to take her away from him. Nasaktan siya ng husto at hindi niya maipaliwanag ang sakit na iyon. He cried all night. He didn't even sleep. She's mine. Sigaw niya sa kanyang kapatid. Aaminin niyang malakas na ang tama ng alak sa kanyang katawan dahil inubos niya ang 2 bote ng Bombay vodka. Look, ang sakit noon. Hawak-hawak ni Kenji ang sariling liig nito. Namumula pa iyon. Why did you kiss my girlfriend? Naghalikan kami. Kailan? Bakas pa rin sa mukha nito ang sakit ng kanyang pag-ipis sa liig nito. Last night, you kissing her. Tila nag-isip ito. Yay, I remember now. You know what? We love each other. Go, love yourself. Sagot ni Kenji sa kanya na parang nagpatigil ng tibok ng kanyang puso. You love her to? Yay, look. Binalibag nito ang pinto ng kanyang kwarto. Mukhang galit rin ito sa kanya. Simula noon, nawalan na siya ng gana. He decided to study abroad para makalimutan sa Maria. Ilang taon niya rin hindi kinausap si Kenji dahil sa ginawa nito sa kanya. Ngunit all those years, hindi ito nabura sa puso niya. Sira ulo talaga yan si Sir Kenji. Yay, I'm gonna kill him. Niyakap siya nito ng mahigpit at para bang ayaw na siya nitong pakawalan sa paraan ng pagyakap nito. Hindi ko naging crush si Sir Kenji kahit minsan. Dahil ikaw lang talaga ang nagustuhan ko mula nang makita kita sa pintuan ng mansyon. Nagkagusto na ako agad sa iyo nun, Sir Locke. Ako rin. Napatingin siya agad dito habang yakap niya nito. Ikaw rin? Yay, crush kita agad that day. Paano? Ang cute mo kasi, kumakatok ka sa high-tech door ng mansyon. Napapangiti nitong sagot sa kanya. Nakakahiya nga eh. Pinaglilinis kita sa kwarto ko kahit malinis naman. I even let you read one of the cheesy lines in a book to tell you how much I like you. Pero di mo naman na gets. Kinikilig siya nang maalala niya iyon. Nag-kiss ko kaya iyon. Di ko lang pinahalata. Napangiti ito. Nagselos rin ako ng maraming bisis. Oo, nagkalat ka pa nga ng chicheria sa kwarto mo para pahirapan ako. Natawa silang pareho nang maalala iyon. Hindi ka na nawala sa isip ko simula nang makilala kita, Maria. Napakagatlabi tuloy siya at muli itong niyakap ng mahigpit. Sa kabilang banda naman, may pinaplano si Diane, ang ex-girlfriend ni Locke, upang makaganti ito, lalo na nabalitaan itong tumakas silang 2 ni Locke sa kasal ni Kenji. Labis ang galit na nararamdaman ni Diane. Ano kayang gagawin nito?